Madali lang humusga kaysa sa umintindi. Ito ay hango sa kwento ng isang dalagang maagang nabuntis at mabilis namang hinusgahan ng mga taong walang kaalam-alam sa kabuuang pangyayari. Mga ka-explorers, huwag mo pong kalimutang mag-subscribe kapag nagustuhan mo ang aking kwento. Para kumita rin ako kahit papaano. Maraming salamat po. Nakasanayan na ng grupo nitong si Arlene na palaging dumaan muna sa isang kalye malapit lang doon sa antayan ng bus nila na puno ng paninda ng mga street foods. Habang nakatayo ang mga ito at nag-aantay ng bus na masasakyan, ay nagsalita ang isa sa mga ito. "Guys, maaga pa naman. Daan muna tayo doon sa tambayan natin. Namiss kong kumain ng chicken skin eh." Wika ng isa sa mga kaibigan nito. Dali-dali namang pumayag ang lahat sa suhisyon ng isa sa kanila. Halos araw-araw kasi ay napapadaan ang mga ito doon at tumatambay sa lugar na iyon. Isang araw, habang masaya ang mga itong kumakain ng street foods, ay bigla na lang namay nasilayan ng mga itong isang babaeng buntis at batang-bata pa ito base sa tindig nito at sa pangangatawan. Nang masilayan iyon nitong si Arlene, ay nagsalita ito, "Guys, tingnan niyo yung babaeng yun, oh. Maaga yatang nag-explore. Ayun, boom, buntis." Sa sinabi nitong si Arlene, ay nagtawanan ang lahat. "Ayan kasi, ang bata-bata pa, ang hilig-hilig na. Mga bata talaga ngayon, di na makontrol." Dagdag pa ng isa sa kaibigan nito. Nang sa di nila inaasahan, nang narinig pala sila ng babaeng iyon na siya ang pinagtatawanan ng mga ito. Habang naglalakad itong babaeng buntis sa harap ng grupo nitong si Arlene, ay napatitig lang ito sa kanila habang dumadaloy ang mga luha nito sa kanyang mga mata at umalis na ito. Nagtaka itong grupo ni Arlene sa mga sandaling iyon sa kung bakit ganun ang reaksyon ng babaeng iyon sa kanila. Ngunit binaliwala lang nila iyon at pinagpatuloy ang kasiyahan. Sa araw ding iyon, habang tumatambay ang mga ito sa kwarto nila, ay nag-usap ang mga ito. "Pansin niyo ba yung reaksyon ng babaeng yun kanina? Ang weird, no?" Panimulang wika ng isa sa kanila. "Guilty lang yun at hindi niya masabi-sabi dahil malandi siya," tugon naman ng isa sa kanila. "O baka naiyak lang yun dahil matapos ang sarap ay bigla na lang iniwan ang jowa at hindi pinanagutan." Sa sinabi ng isa sa kanila, ay sabay na nagtawanan ang lahat. Hanggang sa lumipas ang 4 na buwan. Sa araw ng nutrition month sa school nila, ay nagdaos ang mga ito ng feeding program sa isa sa mga barangay na malapit lang sa lokasyon ng school nila. Mabusising pinaghandaan nitong si Arlene ang lahat kasama ng mga barkada nito at naging matiwasay naman na nagsimula ang feeding program ng mga ito. Ngunit, ang isang kumuha ng atensyon nila ay nang masilayan nila ulit yung mismong babaeng buntis na pinagtawanan nila. Habang busy ang mga ito sa pagsiserve ng pagkain sa mga bata, ay nag-usap ang mga ito. "Minumulto ba tayo? Bakit parang sinusundan tayo ng babaeng yan?" Wika ng isa sa kanila. "Oo nga, kinilabutan tuloy ako," tugon naman ng isa. At nang maya-maya'y nagsalita na ang kasamahan nilang kagawad sa barangay na iyon na tumulong sa kanila. "Mga iha, hindi yan multo, no? Stella ang pangalan niya. Naawa nga ako sa batang yan. Simula nang nagkahiwalay ang mga magulang niya ay naging malungkutin na yan at tahimik. Ngunit isang araw ay ginulat na lang kami ng isang masamang balita na matagal na pala siyang inaabuso ng stepfather nito. At ang masaklap pa ay nabuntis pa ito ng walang hiyang yun. Kaya ngayon ay sa pangangalaga siya namin." Nang marinig nitong si Arlene ang katotohanan galing mismo sa bunganga ng kagawad na iyon, ay napatingin ito sa babaeng buntis na iyon at napaagas ang mga luha nito.
At sa araw din iyon ay nagsisi ang mga ito sa panghuhusga nila sa batang iyon. Mga ka-explorers, iwasan po nating husgahan agad-agad ang isang taong hindi pa natin lubusang nakikilala para maiwasan po nating magkamali at magsisi sa huli.